Good evening, Lord. Praise and praise the Lord. We ask for your presence, Lord. Lord, dili importante kung kinsa ang atong sa abangan, Lord, nga nag-istorya sa ilan, Lord. At ang mga ka-importante sa tanan, Lord, is ikaw ang nag-istorya sa ilan, Lord, na kayatag na message sa ilan, Lord, Lord. And so, Lord, nga sabtan din ang nila, Lord. And all these things, Lord, we give you back the praise in Jesus' name. Amen. Okay? So, my topic is, speaking the best. So, kakaganiha, Mang Yud, ang naitabo at to, ito din sa Friday, gi-uproot or gi-remove bitaw ang natawagan sa to mga cast-out demons sa mga nag-repenta na anything, gi-remove sa mga natawagan. Gi-remove. And then, the next plan is sowing the best. So, sowing ba ta? Magtanong bitaw ta. So, ang ato'y tanong, dili lang maayo para sa tuwa. So, ano ba? Pinaka-the best, pinaka-tsada yun ang itanong sa tuwa. So, so, 9 verse na lang, next slide. So, okay na. So, Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So, familiar lang siguro na kung ano ang tinanim mo, nihin. So, nga na, dala. Dili kung mailan yun si Lord. Kung sa'yong binuatan, kung sa mga kabuang sa una, dili ka katagoan na. Maybe sa tao, malatago ka, pero kay Lord, hindi ka magtagoan na. So, ang i-quan na ito, it is, we want to see, the positive nga, outcome, gusto na positive nga outcome. So, ang ato itanong po is, positive po siya. Dili positive nga ka sa drugs. Then, so, more sa 5 things. So, saan pa buwan sa plan. So, there are the 5 things. First is, so positive attitudes. Sa 9 verse, ano bro? Ephesians chapter 4, verse 9. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others according to their needs, that it may benefit those who listen. So, dapat, karon mag is, bago na ta, nanay, bago na itong itanong sa itong pagalingon. So, dili na itong mamalikas, dili na magbinastos, dili na ma-hydrate, at dili na itong puwito lang, ang bagay na yung gaya na. Dili, ato na lang masabon, wala ko kapalong kung kinsa dili ang hydrate, pero kapalong mga kinsa mo. And then, dapat ninyo yung istorya na lang yun. Ano mga makaayo. Kung wala tayong maayo na istorya sa isang katao, na mag-iusay, nga na, boiling point, na maulit yung ta, ilaw na lang ta. Na. So, next po tayo na ana is, dili ba? Kana bitaw ang atong bakbak atong sa dila ginato bitaw sa giingon pa ganiya nagi siya power which mean paano gyud sa death or life lang gyud. Isang pula na is kauban ako sa office bitaw yung classmate sa una is na problema sa iyang eskwela. Grabe yung problema, nasagot na pati na sa pamilya. Dinitin din abot din sa point ba mo. Ana si sa iyang mga amigo daw tropa niya ba. Okay, ganyan ang buhay ba? Kinuhigo. Tapos, ikatupad yung amigo ba nga, pero kita huwag iasahan niya ng advice niya, yung pag-iko ba? Pag-uma, iko ka siya ba? So, yung ano ba? Ay mo kumpiyansa sa inyo ba? Ay mo kumpiyansa sa inyo. Kanapit ang mayroon sila nga, lalani mo dila, tinurong dila siya. So, yung ba? Eh, biblical mo siya. So, next na slide. So, pass, so good works. So, Matthew 5:16. Chapter 5:16. Verse 16. In the same way, let your light shine before men, they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Parang feeling bitaw nga pag makita pala kanila sa morning na sadan na kailang adlaw good vibes. Dili nga nga kanang kung igwapo ka o gwapa ka lang bitaw. Pag makita nila nga kanina tao kanin kinibay na sadan yung kinibay example. So maamay sila sa iyong kinabuhi pa kanin siya labi ng pwede sa una na parang bubog kanin eh karun kay dili na labi sa una adik kanin eh gabi mang itabubot pero karun na usap ka isa na natin. Ang mura sila, matagalang sila o ganang mystery ba? Ano di ko? So, yan so, na-entry point ninyo. Kung ang enemy na-entry point, actually, ang army of God is not an entry point. Mura natin entry point sa ila. Ano mo sabi siya? So, diyan natin natin entrance ba? Tungod ninyo kay Lord, tungod kay Jesus, na ilagi na ako ang tinuod kay Jesus. Nagkatong nalansag sa cross, hindi pa nang pagman sa mga katlo. So, yung nata ba? Mura natin entry point. So, be kind. And loving, next day, next. So be kind and loving in how you relate to others. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another.
So, sir, explanatory naman siya. So, sa mga gusto gubot, yun na, sa mga gusto na pansaw na, mga gangster ko naman na. Ang dami na ninyo, so... Next is, so integrity. Kansi hindi din sa integrity is, marami kitang complete. So, act of, ano ba, state of being complete. According sa Mirayo. Nine verse na, sa 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. So, kanina akong di-underline na ako. Train yourself to be godly. Then, godliness has value for all things. Kaya na-ingis, pandali ka. Ang next slide, sabro. Di ba? So, the Bible says, train yourself to be godly. So, nakapamata na ba? Kinsa yung ka-gym na rin, patas na mo. Wala. Kinsa gusto mag-ano rin? Kinsa gusto mag-gym? Kinsa, so, dagay kayo gusto mag-padakog lawas? Okay man na siya, okay. Actually, okay, good siya, pero ibatahan ka rin, train yourself to be godly. It's good to be physically fit. But it's the right choice, it's the right decision to be spiritually fit. So, para sa gym ba? Sa gym, bitaw kay usually, di ba, sa isa ka week, katulo ka, upat, alternate mo na, di ba? So, kadagan ko siya, ayaw akong porma yung lawas. But then sa kuhan ba? Real talk lang ito. Real talk lang ba? Sa spirituality ito. Kung Sunday lang na mukhaan ba? Sunday lang na ito i-train at self ito. Sunday lang na ito i-feed ang ating spirituality. Imagine ninyo, kung mag-gym mo na eh, compare na ito sa physical training ba? Kung mag-gym mo kata Sunday lang or isa lang ka daw sa isang kawing. Muporong, possible, muporong mo. Pero dugay pa kayo. It takes time. So, nang matingala ko, nice self-group na ako'y, Sunday fellowship, simba, na napayosay nga, kung bitaw gathering, hindi nga naman, dagan kayo, hindi kaya ano eh. But actually, mga yun, kung nang this, kung nang deceit ni Satan. Actually, parang yun nasa tuwag yun, na nasadagan yung everyday, pinat at ang spiritually. So, mga na siya, para makomplete na spiritually, nga na siya, sa cell group, sa devotional, anything bitaw, mag-provide sa tuwag. So, mga na siya, kailangan yun. Pero may nag-it sa presence ni Lord, dili kay sentrum complete. Kaya sa para makomplete na din. Choose to be spiritually fit rather than physically fit. Challenge yun ako sa inyo is dili lang kumaten Sundays. Naman ko yung upang yung dari. Sorry, naman yung kailangan. Sa cell group lang, sa fellowship di gaten. And even karoon na, naman ko yung bago na ipan, devotional, buhating yun na ninyo. Actually, dili man na siya yung requirement. Mag-sustain na sa inyo. After an encounter na sa inyo ang hindi nga kung direct kay God ba? Kalimang yun ang mga ginastorya kanina karoon, ginastorya mo sa inyo as Sunday fellowship sa cell group. Kung baga busog naman yun nga ni, ako na lang ihatag sa inyo ba? At dahil mag yun ang inyo ba? Inyo ang ihatag yun sa inyo ba? Kaya mo, magsalit-salit bilang ako, ganaan, hindi mo magsalit-salit ba? So, late na rin. Next is, so spirituality. So, ano ba ang verse ana is Matthew chapter 5 verse 14. So, you are the light of the world, like a city on a mountain glowing in the night for all to see. So, hayag ka bro, nakasa pinataas bitaw nga. Nakita ko ka sa mga tao ang mga lahiyaga kaya ni bro. Dili ni sa mga mga artista o magkita ka nila. Grabe, grabe ang mga tao ay silawa kaya ni. Dili na siya ingana, kasagot ana. Ang meaning ana is, makita pito gidila sa mga pagulinyo. Grabe nga ba, isang gibi. Nga naang ilang makita pito sa mga. Isang-asang ang lugar pito. Isang-asang ang lugar, hayag ika. Anong meaning pito nga ka na mayong tao ikaw. Kwan, ika, Diyos na ika. Dili na sa simbahan pito. Usually, sa simbahan lang, magbutan tayo, magkapasag pinggan, anak. Magbutan niyo bro. Bro, pero pag sa balay, manggawas na din, tinawag yung batasan mo sa anything, sa school, sa trabaho. Dapat, kung bisag asa kayo butang, kung unsa mo diri, o kung unsa mo kanabita mong time nga Diyos nung hindi mo, Diyos nung identity yung Diyos nyo. Kaya nang feeling gini si Lord ba, yung anak, anytime bisag asa mo yung butang, yung anak, yung batasan dapat. And then, how to sow spiritual?